Naiyama na naman ako sa mga viewers ko, ha? Welcome back to my YouTube channel. For today's video guys, since na naka-quarantine po tayo and it's more than 1 month na po, I decided to make a video. It is requested by some of my friends. Actually, dati pa po nila nire-request to. Gagawa po ako ng video. And for those who wants to learn Korean language, so please stay tuned and don't forget to subscribe my channel. So, bago po muna natin simulan, meron po akong question po sa inyo. And this question, it can help you guys to motivate you to learn how to speak Korean language. Okay, my question is, why do you want to learn Korean? Anong reason mo kung bakit tuto ng Korean language? Nag-study ng Korean language 2016. And on that 2016, after po ako mag-study ng basic Korean language. Nag-study din po ako ng advanced Korean language. And then, natapos ko lahat yon. And then, after 1 month, lahat po ng pinag-aralan ko is na-vanish po lahat yon. For some reason na wala po akong goal. So, ano po ba yung mga goal na sinasabi ko po? Gustuhan ko na matuto. Pero bawal na po akong mag-aral uli sa test na kasi meron na po akong certificate. Pwede po kayong mag-sit in doon. Pero it is useless kasi bumalik ulit po kayo doon. At saka nakakahiya na guys. Pero pwede sila, nag-aalaw po sila mag-sit in doon. Mag-sit in guys kapag doon po kayo nakapag-aral dati. I decided 2018, nag-sub-study na lang po yun. And thank God na pumasa ako sa EPS topic. Explain ko po sa inyo, siguro sa next video ko po, kung ano po yung EPS topic at topic 1. So yun guys, kailangan nyo mag-set ng goal. This video guys, kailangan muna nating pag-aralan at ipapagalize unit and letters ng Korean language. Korean language is known as Hangul in Korean. And Hangul guys has a consonant and vowels. So, same lang din po siya na English alphabet at ating wikang Pilipino. Meron po siyang consonant and vowel. The consonant, which is known as chaum, it is consists of 90 consonants, guys. So, ano ba yung mga vowel natin, guys, sa wikang Pilipino? So, wikang alpabeto. We have 5 vowels. Yun po yung tinatawag na A, E, I, O, U. Tama po. But in Korea, guys, hindi lang po 5, 10, or 20, but it consists of 21 vowels. So, mas madami po ang kanilang vowels. Wala po kasi tayong blackboard. So, i-sketch ko na lang po siya. So, ngayon, guys, gagawin po natin is, isusulat ko po kung ano-ano po yung mga consonant na yun. Kailangan po natin mag-start sa pinaka- sa pinakauna, which is, kailangan po natin i-familiarize ang bawat letra ng Korean language. Okay, mag-start na po tayo. Ito po, ang tawag po dito ay KG. KG po ang tawag dito. Sound value po. Ng netong letter na to. KG. Bakit dalawa? So, explain ko po yan sa inyo sa next video ko po kung bakit po siya merong dalawang sound value sa iisang letter nila. Ito naman is N. So, mapapansin ninyo, parang great, less than tsaka greater than. Nila is N. Ito naman po sa kanila is TD. So, dalawa na naman, di ba po? Ito naman is RL. Ito naman po is M. Ito naman po TB. S. Ito po is silent / NG. Bakit po silent? Kasi po kapag siya, nauuna po siya sa vowel, wala po siyang tunog. Pero, kapag nahuhuli naman po siya sa vowel, nagiging NG po siya.
Yun po yung isa sa rules ng Korean language, guys. Para po siyang O, letter O sa atin. It is a Chinese character. Wala po siyang tunog. Unless na lang po kung siya po ay nahuhuli or after ng vowels. And ito po ay napaka-importanteng rule sa vowel po. So, mapapakita ko po yan sa inyo at i-explain ko po yan sa inyo. Makikita nyo po kung bakit importante po siya. So, mamaya. Ito po is J. Ito naman po is CH. CH sa kanila. So, napapansin po ninyo halos magkakaparehas po sila. Pero ang difference lang po niya is meron po siya sa taas. Cover. Meron po siyang konting stroke sa taas. Yung po yung palatandaan ng CH. Ito naman po is K. Ito naman po is T. So, mapapansin po ninyo, dalawa po yung T natin dito. And ito naman is P. Huwag po kayong confused kung bakit meron pong ganyan. Kasi yung po yung, may mga rules po kasi yan sila. Ito naman is H. Meron siyang konting ano dito, tapos dito naman is tapos may konting bilog. H sa kanila po. Ito yung tinatawag na double consonant. Double consonant. Itong consonant na to, guys, ito yung may mga stress. Or tinatawag nila na portis. Yung portis po, yung way ng pag-pronounce sa kanila is medyo may, yun nga, may pores. K. Ito naman sa kanila is T. Ito is P. Parang ito is, kung ito guys is tag. Ito naman is tak. So, may mga pressure po yung bawat double consonant po nila. Ito na lang naman is S din. Like this. Pero may, ano siya? Meron po siyang stress. And ito is J nila. G. Parang G. So, meron siyang pressure din. So, all in all, ito po yung Korean consonant po nila. At to see, guys, halos merong apat dito na ay nag-apat pa lang. May lima na halos may magkakaparehas po. So, explain ko po yan sa inyo kung bakit yan to. So, guys, kita na po lahat yun. Yung 19 na consonant. Now, sabi ko po, next video ko na po i-explain ito. Pero, naisipan ko na ngayon ko na i-explain para hindi po kayo mahirapan. Nagkakaroon lang po ng ganito kapag yung second syllable na po siya. Paano yun? Ano yung second syllable? Tama po. Ito po is K sa kanila. KG. Nagiging ganito lang po or nagiging KG lang po ito kapag second syllable na po siya. Nagiging G po yung sound value po niya. For example, ito guys, sa Korea is A. Yan. So, sa mga hindi po nakakalam, ito po siya is A. A po siya sa Korea. So, pagkagagamitin mo siya, ito po yung NG na sinasabi ko. So, sinabi ko nga kanina, ang rule ng NG, kapag nauuna yung NG, silent po siya, so wala po siyang tunog. Mawawala po yan. Ang mangyayari is, ito po. So, ganyan na po yung itsura niya. Ka. So, ito siya is ka. Ka na po yung basa sa kanya. Ka. Pero, once na naging dalawang ganto, for example, dalawang ganto, ka, dalawang ka. So, dalawang ganyan. So, sa second syllable, ito na po yung sinasabi ko, ito po yung second syllable. Ang tawag na po, ang sound value na po niya is kaga. So, hindi na, iiba siya. Pagka ito siya, nagiging second or third syllable, basta sa isang word lang po ah, nagiging G ang pronunciation niya. Kaya, may KG. Okay? Gayun din po sa sample natin is si TD.
lagyan natin siya ng A or A. So, ta. Pero pag second syllable na po siya, ang pronunciation po niya is da. So, sa nakita nyo po, is tidi. Tidi, so ito is, ang basa is ta, and the next is da. So, every time na nagiging second syllable, ang mga consonant na naiiba yung sound value po niya. So, kung nakukonfuse pa rin po kayo, mag-example po ako nito. And ito po si PD. Nasa ang tubig ko na. And paper. So, wala na akong mabibang paper. Ito na lang. Dito na lang sa gilid, guys. Ah, kasi wala tayong pambili. Wala tayong mabibilan sa band paper ngayon. Wala tayong mabibilan na band paper. At kung ito naman gagamitin ko, nakikita nyo din ba? Maganda kasi kapag clear. So, ito po yung gagamitin natin. Tama. CPD. So, sa first, ito. Ang basa niya is pa. Ha. Ha. Tapos, ito naman, ang basa niya sa next. Pagka naging second syllable na siya sa isang word, ang basa na po niya is ba. Okay? Yan po yung sound value niya. Kaya, meron pong, kaya po, dalawa. Dalawa po ang isang letter po nila. Yun po yung purpose nun, guys. Hindi ko na siya in-explain sa next video kasi para hindi na po kayo malito. Okay. So, ito na po yung 19 consonant po ng Korean language or Hangul. So, let's proceed to Korean vowels niya. Ang Korean vowels, guys, medyo complicated kasi meron silang basic vowel. Kasama na dun yung A. Yung A na in-explain ko po sa inyo kanina. So, ito yun, A. Nakita nyo ba, guys? Yes. Ito po is A sa Korean. So, ito is silent. Sabi ko nga kanina, yung para siyang O, yun po yung silent and NG na po siya. So, yun. And malaki yung rules po niya dito sa vowels kasi hindi mababasa ang vowel kung wala siya. Okay. Kapag ganito, kung ganito lang ang gusto niyong maintindihan, ganito, kung ganyan lang kasi guys, kaya hindi siya pwedeng walang NG kasi kapag ganito, hindi siya nababasa. Okay? So, huwag na natin masyadong pahirapan sarili natin. Kasi, ito talaga yung rules nila eh. Rules nila to. Na kailangan meron talagang silent NG sa bawat vowels po nila kasi hindi nababasa. Kapag ganito kasi guys, kung kapag ganyan lang, ang basa sa kanila is character na lang. So, maaaring assign, align. So, wala siyang value. Hindi nagiging letter siya. So, kailangan po talaga na may NG silent sa bawat vowels niya. So, ngayon guys, i-explain ko po sa inyo kung ano ang ating Korean vowels. Korean vowels. Ang Korean vowels, guys, ang tawag sa Korea is moom. Yan. Kung kanina isi chaum, ngayon si moom naman ang ating pag-uusapan. Ang Korean vowels po, meron silang basic vowels and double vowels. So, ngayon guys, si basic muna ang pag-uusapan natin. Ito po si A. A. Ito po si A. Pansin po ninyo. A, may isang buntot. Pagdating dito kay A, dalawa na yung buntot. Okay. So, nakita nyo? Ayan. Ayan. Ito siya is O. O. Hindi po siya O, pero O. O. And same din. Ito, may Yo. Yo. And ito naman is O. Okay? O. O. Pag dalawa na po yung buntot niya sa ilalim. Yo. 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 O. Yo. O. Yo. Yo.
Ito is U. U siya, guys. Sa kung sa I o U. U siya. Pag dalawa na yung buntot niya. U. U. O. U. U. Ito is, ito, medyo mahirap to, guys. U. So, pag pronounce po pala neto, neto, si, ano, U. So, try nyo pong mag bigas ng O, pero nakaganan yung bibig nyo. So, ganito. U. U. So, yun. Ito po yung tamang pronunciation niya. U. 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 Nakaganan. Ito naman is E. E. So, ito na po yung 10 basic vowels. A. Ya. O. Yo. U. 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 Ito, yo. O. Yo. U. 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 So, guys, ha. Matigas siya na O, pero nakaganan. U. 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 Ito naman is E. E. Ngayon, ngayon, proceed po tayo sa double vowels nila. Ito po is E. E siya. Pero pag sa, ito po talaga yung proper na letter niya. E. Pero kapag sa pronunciation or sa sound value niya, is E. E. Pero sa spelling, guys, ito po talaga E. Pero sound value niya is E. Ngayon, dadagdagan natin siya ng isa pang buntot. Alam niyo na kung ano yun. Magiging yeah. Dito na lang siya, ano, binaligtad ko na yung parenthesis, guys. So, ngayon, meron siyang isa pang buntot. Ito po yung spelling niya, pero ang pronunciation po niya is, ito, yeah. 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 Halos magkakaparehas po yung pag-pronounce ng bawat letra ng double vowels. Pero sa spelling, guys, magkakaiba po yung spelling. Spelling ng letters. Ito naman po is E. So, same sila ng pronunciation. Pero iba lang yung way ng pagsulat ng character nila. E. E. So, see the difference. Ang ito, si E, na ang correct spelling is AE. Nasa loob po ang kanyang buntot. While ito siya is nasa side ng NG silent. Eh. So, ganun din ang basa kapag merong dalawang buntot. Yeah. So, kapag dalawang buntot niya na, guys, yeah ang tawag. So, same lang. Kaso, iba lang yung character ng pagsulat niya. Sa Pilipino, ang ye, ang y, kasama po consonant, pero sa kanila, vowel na po yun. Kaya dumami po yung vowel nila kasi ang ye, tsaka ang w is kasama po sa vowels nila. Okay, guys, ito is wa. Wa. Ito pong character na to, ito pong letter na to, vowel na to is wa. Bilog, tapos isang konting guhit, tapos line, isa na naman dito, and then palabas. Wa. Okay? Tandaan nyo, guys, sa wa. Ito naman is we. We siya, katulad lang po dun sa pinakauna natin ito. E. Tama. E, e nga lang yung spelling talaga na right spelling. Pero e ang correct pronunciation. Ito din. We. E, we. We, guys, ito yung correct na pronunciation niya. Pero ito yung spelling talaga.
Ito naman is we. We. Ito naman is wo. So, napansin nyo guys, nasa loob ang kanyang isang buntot. Wo. Wo. Ito guys, we din. Pero iba lang yung letters kung paano isulat. We. So, we. And then, yun ah. Ito is we. Ang pang 20 natin yan. So, yan. We. Ito din is we. We. Okay, so nakikita niya. And last but not the least, uy. Uy. Ito po yung correct spelling niya. E-U-I. Uy. Ito po yung tamang pagbigkas. Uy. 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 Kumbaga sa kanta pa yan. Ano nga kanta yan? Na 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 na. Oy! Na 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 na. Oy! So, ito na po lahat ang ating Korean vowels na binubuo ng basic vowels. Ang A, Ya, O, Yo, U, Yo, U, Yu, U, I. At ito naman is E, Ye, Wa, We, Wi, Wo, We, we, uy. So, ito na po lahat yung ating Korean vowels. So, ulitin ko guys ha, hindi siya pwedeng isulat. Sabi ko nga guys, ang rules po neto ni silent NG is malaking rule siya pagdating ng sa vowels. Kasi hindi siya pwedeng ganito lang ang sulat mo. Yan. Magiging character na siya. So, hindi siya improper na siya. Okay? At ang Korean alphabet nila guys, meron silang mga rules. So, i-discuss po natin yan. And since na-discuss na po natin ito lahat, ang kailangan nyo na lang po yung gawin is ipa-familiarize. Actually, I planned na gumawa ng exercises, pero failed kasi yung laptop ko po is nasira yung keyboard. Gusto ko po sanang magbigay ng copies, soft copies, kasi papaprint na lang po. But since na na-quarantine po tayo, so wala pong open na computer shop. So, tip ko na lang po sa inyo para ma-familiarize nyo po ito. Lahat ng yan. Kasi ang ginawa ko po kasi dati, ganito yung ginawa ko. Dati guys, nag-aaral pa ako ng Korean language. Sobrang hirap po matuto. Kasi ang discussion kasi dun sa amin, 4 hours lang. Tapos, mabilisan. So, kailangan bukas, familiar ka na sa mga vowels saka consonant nila. Para ma-familiar mo po siya, familiarize, kailangan mo po siyang isulat ng isulat. For example, si K. For example, si K, KG, yan, tama po. Para ma-familiarize ko po siya, paano isulat, isulat ko siya ng paulit-ulit. Pero ito, wala to. So, isipin ko lang na K. Sa Korea guys, hindi mo, no need to be perfect kung paano mo siya isulat. Ganyan. Pagka sa sulat kamay nila guys, saka kapag nagsusulat sila, hindi talaga gantong-ganto ka-perfect na parang arrow. Pag nagsusulat sila ganto. Ganyan. Minsan, ganyan. Ganyan. Yan na yung K nila. Yan na yung palatandaan na K nila. Pero para ma-familiarize nito siya, so kailangan kang magsulat ng K. Yan, KG yan. Tapos next is yung N. So, ganun din guys. Hindi siya as in dapat perfect na ganun. As in, ganyan.
Kasi kapag nagsusulat ng mga Koreano, minsan nagaganyan nila or ganyan. Kita nyo po. Yan. So, ibig sabihin nun, N na siya. Hindi mo kailangan i-perfect na ganito. So, katulad din sa grade 1 pa tayo, kailangan natin isulat na isulat para makatandaan natin na yan is ang letter N at ang T. So, yun, ganito po yung gawin ninyo guys. Para ma-familiarize nyo po yung bawat letters ng Korean alphabet. Ayan. TV. Kailangan nyo ma-familiarize to guys kung gusto nyo ito. Sinabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo na matuto ng Korean language, kailangan may goal kayo. Kung gusto nyo makita si Park Sojun, si Lee Minho, na makausap sila, o kung gusto nyo magkaroon ng Korean friends, so makakatulong to, o kung gusto po ninyo na magtrabaho sa Korea. Actually guys, hindi man po ngayon ang factory worker. Sa mga hindi po nakakaalam, hindi man po sa Korea ang factory worker. Kaya madami mga Pilipino na gusto matuto ng Korean language. So bakit po? Sa mga hindi po nakakaalam, ang basic rate po nila, basic rate lang guys. Kung di ako nagkakamali, dati kasi 60,000 ang basic rate po nila. Ngayon, nadagdagan pa. Actually, nandoon na po yung aking kaibigan na si Gretchel Tan. So, Gretchel Tan, sana napapanood mo. Hello, Anyong. Sana napapanood mo yung video na to. Siya po is kasabayan ko po siyang take ng APS Topic 2018 and lucky to her na, yun nga, isa po siya sa na-pili ng employer. So, congratulations. At ngayon, nabigyan na po siya. So, magkano po ba talaga yung kinikita ng mga factory workers sa Korea? Kumikita po sila mahigit na 100,000 kapag nag-OT sila. More than pa dyan, hindi pa po kasama ang bonus nila. Alam na po yun na, converted na po yun sa Philippine money. So, ganun po kalaki ang kinikita. Isipin mo, ang basic rate lang nila is 60,000. So, sobrang laki. At in demand sa kanila talaga, guys, ang mabilis na makuha sa kanila, nakuha nila or in demand sa kanila is yung mga lalaki. Kasi meron silang 3D na tinatawag yung dirty, dangerous, tsaka hindi ko na ma-recall kung ano pa yung isang D. Basta 3D ang tawag nun, okay? So, research ko na lang next time. So, ito na po yun. Napag-aralan na po natin ang vowels at tsaka ang consonants. So, guys, kailangan ang first na kailangan po ninyo para matuto po kayo mag-Korean language is ipa-familiarize nyo po ang letters, Korean alphabet. Okay? And then, siguro after quarantine guys, magbibigay ako ng soft copy. Soft copy po ng Korean alphabet, tsaka yung mga practicing para malaman po ninyo kung paano mag-construct ng word. Kung gusto nyo pong magkaroon ng soft copy, pero hindi ko pa ma-assure this time guys ha. Hindi ko po ma-assure this day kasi na-quarantine po tayo, sinabi ko nga, and then yung laptop ko is meron po mga key doon na hindi po gumagana. So after quarantine na lang po guys. Kung gusto niyo po mabigyan ng soft copy after quarantine, mag-comment lang po kayo below and then sabihin niyo po is please give me tapos yung name po ninyo and then yung email address po ninyo para masend ko po sa inyo ang ang soft copy pati mga notes, mga vocabulary sa next video ko po. So guys, konting recap lang. Ang Korean alphabet is known as Hangul and Hangul has a consonant and vowels and consonant or chaum consists of 19 consonant and vowels is consists of 21 or moom, 21 vowels. So, yun guys, ang natutunan po natin is malaki ang rule na ginagampanan ni silent N. So, that would be all for today and don't forget to subscribe and please like my videos and don't forget to click the bell button below for more updates videos po guys. Next video guys, i-explain ko po sa inyo kung paano isulat at paano gumawa, mag-construct ng word. Thank you very much for watching. See you to the next lesson. Annyeonghaseyo. Manasamgangak samnida. Samnida. Annyeong.